Hello mga ka-update! Muli, maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking YouTube channel and thank you for watching this video. Today, we will talk about lahat ng tao ay mayaman. Ang lahat ng tao ay mayaman. Yes, tama po ang inyong narinig. Kung sa tingin mo wala kang nakikitang yaman mo, nagkakamali ka. Dahil may kanya-kanyang yaman ang bawat tao. Merong mayaman sa salapi, merong mayaman sa maayos na relasyong pamilya, merong mayaman naman sa kanyang kalusugan, at meron ding mayaman sa kanyang oras. Alam mo, iba-iba ang yaman natin sa mundo. Ang mundong ito ay nagbigay ng standard na ang yaman ng tao ay nasa pera lamang. Nagkakamali tayo. Kung di ka man mayaman sa salapi, baka maayos naman ang kalusugan mo. Yan ay isang mahalagang yaman. Alam nyo, yung mayayamang tao gumagastos ng milyon sa kanilang mga karamdaman, ikaw na maayos ang kalusugan. Wala kang binabayarang milyon na pampagamot sa iyong kalusugan, kaya mayaman ka. Maybe, ikaw ngayon may karamdaman, pero sa totoo lang, mayaman ka sa pamilya. Makikita mo, maraming nagmamahal sa iyo. Or maybe, may problema ka naman sa iyong pamilya. Kung meron kang maayos na pangangatawan at meron ka pang oras, para ayusin ito, ka-happy day, ayusin mo na yan. Alam mo, iba-iba ang yaman ng ating pagkatao. Lahat tayo sa mundong ibabaw ay may tinatawag na 24 oras. At paano natin ginagamit ang yaman ng oras? Di masama na magparami ng pera. Pero bantayan mo, baka napapabayaan mo na ang iyong relasyon sa pamilya. Hindi masama na maraming time na magbanding sa pamilya, travel dito, travel doon. Pero tignan mo, baka napapabayaan mo naman ang iyong kita, ang iyong trabaho. At paano ka makakapag-travel kung wala ka ng kinikita? Napakahalaga na balansehin natin ang bawat yaman ng mundong ito. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang yaman ay dapat ang ugnayan natin sa Diyos. Dahil lahat ng yaman dito sa mundo ay iiwanan natin maging ang buhay na ito. Lahat tayo ay darating sa tinatawag na kamatayan. Kaya, ang ugnayan natin sa Diyos kay Hesukristo ay magbibigay sa atin ng tunay na yaman. At ano po yon? Ang yamang naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Yes, you heard it right, na meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa relihiyon na meron ka, hindi dahil sa iyong ginagawa ngayon, kundi dahil kay Jesus na nagmahal sa iyo, nag-alay ng buhay sa iyo, binigay niya ang kanyang sarili dahil sobra niya tayong mahal para iligtas ang mga makasalanang gaya ko at maybe for sure gaya mo din na may mga nagagawang kasalanan. So, ang Panginoong Jesus ang siyang tunay na yaman na ibinigay sa atin ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. For whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, binigay ang Panginoong Jesus para matagpuan natin ang tunay na yaman. At ang tunay na yaman ay nasa langit, yun ay ang buhay na walang hanggan. Dahil doon, hindi na tayo magkakasakit, doon wala ng problema, doon wala ng kagutuman. Tiyak na napakayaman natin doon. And kahit tayo makasalanan, binigay ng Diyos ang langit para sa atin. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka sa kanyang bugtong na anak. Yes, correct. Believe in Jesus Christ. And as you believe in Him, walk with Him and make your relationship deeper and deeper with the Lord Jesus. The Lord loves you so much. Even we are all sinners. He loves us so much. So mga ka-happy day, gusto kong sabihin sa iyo na mayaman ka dahil sa Panginoon. Enjoy natin ang buhay and inuulit ko, mayaman ka. God bless!